Matinding pambabatikos ang natanggap ng aktres na si Raisa Senon matapos niyang ipakita ang kanyang pamamaraan ng pagdidisiplina sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Ang anak ni Raisa ay si Baby Knight, anak niya sa kanyang non-showbiz partner, mag-aapat na taong gulang na si Knight sa darating na Nobyembre. Makikita nga sa video ang ginawang pagdidisiplina ni Raisa Senon kay Knight. Pinatayo niya ito kaharap ang pader o ang tinatawag nating face the wall, isang form of punishment kapag may ginawa silang mali o kasalanan. Bawal siyang umalis hanggat hindi pinahihintulutan ni Raisa. Makikita ang matinding pag-iyak ni Knight na lubos namang ikinabahala ng ilang netizens. Hindi sang-ayon ang iba sa paraan ng pagdidisiplina ni Raisa Senon sa anak. Ayon pa sa opinion ng iba, ay makakasama daw ito sa mental health ng bata, lalo pat maliit pa lang. Ayon nga sa website na Strategies for Parents, standing in the corner as a form of punishment is not healthy for the child. History tells us that it's cruel, and science tells us that it creates issues for the child later in life that greatly outweighs the perceived benefits. Pero inexplain naman ni Raisa Senon na every time na pinag-face the wall niya ang kanyang anak, ipinaliliwanag niya kung ano ang pagkakamali nito. Face the wall si Knight. Hay grabe ang hirap. Lord help me. Ang kasalanan niya, hinampas niya ng malakas yung Dyson na electric fan, naghiwalay. Tapos hinagis yung diffuser sa may carpet, basa. Everyday may nagliliparan na gamit. Huhuhu, yung pasensya ko Lord, pakihabaan. P.S. Every time nagpe-face the wall siya, nag-uusap kami. Pinapaliwanag ko sa kanya kung ano ang mali niya. Kaya ko to ginagawa mga mommies kasi ito lang yung way ko para hindi siya mapagbuhatan ng kamay. Sa age nila kasi hindi pa yan makikinig agad-agad dahil nag-e-explore sila. At sa mga mommies naman na feeling nyo dahil nakikita niya sa bahay or napapanood niya sa TV, hindi po. Si Knight hindi mahilig manood ng TV or humawak ng phone at doon na lang iikot yung mundo niya. Ang gusto niya maglaro sa labas, mag-color ng mga coloring books, magbasa, maglaro ng mga laruan niya at makipagkwentuhan sa amin. Yun yung pinapractice ko sa kanya. Iba-iba tayo ng pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak natin, pero iisa ang gusto natin para sa kanila na lumaki silang mabubuting tao. Nag-share ako ng experience para sa mga first-time mom na katulad ko. Gusto kong malaman nila na hindi sila nag-iisa, na pwede magdisiplina ng anak nang hindi natin sila sinasaktan. Walang masama mag-share kung makakatulong sa iba. Kung may mga hindi sang-ayon sa pamamaraan ng pagdidisiplina ni Raisa Senon sa kanyang anak, may mga sang-ayon din naman sa kanya. Ayon sa ilang netizens, mas mainam daw ang punishment na ito, at least hindi mo sinasaktan ng pisikal. At least din daw alam nilang may pagkakamali talaga silang nagawa. Lalo pa sa mga batang talagang sobrang pilyo, ito na daw ang the best form of punishment nang hindi sila nasasaktan. Narito nga ang naging komento ng ilang netizens. She did the right thing. Good discipline for your son, Miss Raisa Senon. Pero papapil na naman ang taga DSWD dyan, sigurado. Tapos magpapabida na akala mo ang galing nila magdisiplina. Ang sarap tuloy sabihin na, kapag lumaking pasaway sa lipunan, ipapaampon sa inyo, ha? Yes, true. Yan maganda talaga na didisiplina ang bata. Hindi ko maisip bakit yung iba sa tuwing didisiplinahin yung bata. Akala mo naman kapag lumaki na yung bata na basagulero, eh may magagawa sila, di ba? Wala naman. Agree po ako dyan. Huwag tayong masasaktan para sa mga bata kasi kung di natin madidisiplina, sa bandang huli tayong matatanda ang masasaktan. Okay na ang magpa-face the wall kaysa pamamalo.